Nabuhay ang isang matapang na hari kung saan nakilala siya sa pagiging magiting at matibay ng pananampalataya kay Jehova. Siguradong kilala ng inyo sila David at Goliath, at siguradong humahanga kayo sa pananampalataya ni David kay Jehova. Ngayon ay sariwain natin ang kwentong ito sa Biblia. Nalitakwil ni Jehova si Saul bilang hari ng Israel. Inutusan niya si Samuel na tumulong kay Jesse na sinasabi. Tulungin mo na langis ang iyong sungay at iwanda. Isusunog kita kay Jesse na Bethlehemita. Sapagkat nagdaan ako mula sa kanyang mga anak ng isang hari para sa akin. Kaya yumakot kaagad si Samuel patungo kay Jesse. Samantala, nang makarating si Samuel at naghain kasama ng ilang matatandang lalaki, ipinakita ni Jesse kay Samuel ang kanyang mga anak. Salamat Samuel sa pagpunta mo dito. Isa itong karangalan sa amin. Narito ang aking mga anak. Habang papalapit kay Samuel ang mga anak ni Jesse, ay napansin kaagad niya ang panganay nitong si Eliab. Isang ito ay matangkad ang kaysing. Sigurado ito na ang pinahira ni Jehova. Huwag kang tumingin sa kanyang anyo at sa taas ng kanyang hindi, sapagkat pinakayo siya. Sapagkat hindi ayon sa paraan ng pagtingin ng tao, ang paraan ng pagtingin ng Diyos. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa kung ano ang nakikita ng mga mata. Ngunit magtungkol kay Jehova, tumitingin siya kung ano ang nasa puso. Amin na lumapit ka rito. Hindi ito ang pinili ni Jehova. Tama, lumapit ka. Hindi pa rin ito ang pinili ni Jehova. Narito lang, ano ba ito ang mananak? Ito na ba ang lahat ng mga batang lalaki? Ang aking bunso ay nasa pastulan pa. Binabantayan niya ang aking matupa. Magsubok ka at sunduin siya sapagkat hindi tayo uupo upang kumain hanggang sa pagdating niya.
Sa gayon ay nagsugo siya at pinapunta siya. At siya ay may makulang kutis, isang kabataang lalaki na may magagandang mata at makisig ang anyo. Nandito na po siya. Iho, ano ang pangalan mo? Ako po si Rabi. Tumundig ka, pahiran siya, sabagat siya naman. Sa gayon ay kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ni Jehova ay nagsimulang kumilos kay gabi magmula ang araw na iyon. Kung nais nyo lamang ay pwede akong magpadala ng isang tao na mahusay tumugtog ng alpha. Narinig ko na ang isa sa mga anak ni Jesse. Kisuyo, papuntahin mo siya dito upang tumugtog ng nakaaliw na musika. Masusunod po. Espiritu mula kay Jehovah. Kaya naman, nagmumpahi ang kanyang mga lingkod na magpahanap ng isang dalubhasang lalaki na tumutugtog ng alpa upang tumugtog ito para sa kanya kapag siya ay nalilikalig at tiyak na bumuti siya. At dahil kilala si David bilang isang dalubhasang manunugtog ng alpa, nang magdaon, siya ang naging manunugtog ni Haring Saul anupat minahan niya ito ng lubha. Tinipon ng mga Filisteo ang kanilang mga kampo para sa pakikipagdigma. Nang matipon sila sa Soko na sakop ng Uda. Nang magkagayon ay nagkampo sila sa pagitan ng Soko at Aseka sa Epes Danim. Kung tungkol kay Saul at sa mga lalaki ng Israel, nagtipon sila at nagkampo sa mababang kapatagan ng Elah. At humalik sila sa pagbabaka upang salubungin ang mga Filisteo. At ang mga Filisteo ay nakatayo sa bundok sa panig na ito, at ang mga Israelita ay nakatayo sa bundok sa panig na iyon, at ang libis ay nasa pagitan nila. Kayo ay mga lingkod ni Saul. Humingi tayo ng isang lalaki para sa inyo at pababayin ninyo siya sa akin. Kung kaya niyang lumaban sa akin, pagbabagsakin ko siya. Ngunit, kung ako naman ay matalo niya at mababagsak niya ako, kami ay magiging lingkod ninyo. Kung mapababagsak niyo ako, Israelita, mga duwag, bigyan ninyo ako ng isang lalaki at pababain at maglaban kami dito. Sino sa inyo? Madali! Nang marinig ni Saul, kung Israel ang mga salita ng Israelo, sila maaaring sila at lumahang nakako. Ha ha ha!
Filisteo ay laging lumalabas sa madaling araw at sa gabi at lumalabas sa kanyang dapit apat na kung araw. Sinong gustong lumaban sa akin? Pero naguguwag na sila. Nakakapag na ang buntot nila. Sinong gustong lumaban sa akin? At paglulay-lulay ko ang kanyang buto. Bigyan mo rin ng pagkain ang kanilang pinuno at tingnan mo kung ano kalagayan nila doon at magbigay ka ng katibayan sa akin. Opo, Ama. Katuloy ko po ang sinabi mo. Ganting Filisteong iyon. Huwag kang matakot, mahal na hari. At akong lalaban sa kanya, hindi ako natatakot sa kanya. Di mo kayang lumaban sa Filisteong iyon sapagkat ikaw ay isang bata lamang. At ang lalaking iyon ay talagang isang mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Tinulungan ako ni Jehovah patihin ang basa at yung leon. Tutulungan din niyon ako ni Jehovah para patihin yung gulayat na iyon. Kasi kaibigan ko siya, at tutulungan na ako ni Jehovah.
yumaon ka at sumayunawa si Jehovah. At dinamtami sa ulo si David ng kanyang mga kasuotan at nilagyan niya ng helmet na tanso ang ulo nito. Pagkatapos ay dinamtami niya ito ng putamaya at binigkis ni David ang kanyang taba sa kanyang mga kasuotan at pinagsikapan niyang lumakad, ngunit hindi niya magawa sapagkat hindi pa niya nasusubukan ang mga iyon. Kung makipaglaban kong gayon na hindi mo nga kayang isuot ang mga kasagapang pandigma. Mas muna kasi Jehovah kaysa kulay na yun. Nagsimulang lumapit ng palapit ng palapit kay David at ang lalaking nagdadala ng malaking kalasag ay nauuna sa kanya. At nang tumingin ang Filisteo at makita si David, pinasimulan niya itong hamakin sapagkat ito ay isang bata at may magulang kutis na may magandang anyo. Sa imbabaw ng Filisteo.